try natin buhayin ito. Kaya hanggang yan lang. Try natin buhayin. Yan, magandang umaga mga kamagabag. Tanghali na pala. Try natin buhayin ito. Ito yung kay Mama Resi Cusina. Top network. Ito yung itsura na. Pati na lang siya ng ano, ng gum, kung ano-ano na. Durog-durog na yung mga hinges niya. Saka yung mga tornilyuhan. Ito mga ganito. Tuk-tuk na. Try natin. Gawin daw lahat ang magagawa. Try natin buhayin muna siya. Pagtindin siya ng LCD. Meron naman ako yun. Kasi meron ako isang maliit na ganito na pwede natin pagpuna. Pero tatry natin muna ang buo dyan, buhay ng board. Oh, ayan. Ano na yun, dumi na yun. Ito yung heatsink niya. Marami. Ito yung drive niya, may mga langgam na rin. Oh, once na nabuhay ko to, saka natin papalitan ng mga pesa-pesa. So, ayan. Ayan yung pinagdaanan ng langgam. Ito, nalinis ko na eh. Ito yung pinagdaanan na naman. Try natin buhay. Ito yung mga ibang parts pa. So, yun oh. Pinarahan na talaga na siya ng langgam. And, malamang ito, hindi na nagana ito. Disable na natin. Mapagana ko lang. Mamaya, ito na. A-process natin siya ng ating mga pinagbabawal na technique. Inisip ko muna ito. Then, okay na. Saka natin paanda rin. Nagitin natin ito sa oven. Okay, mamaya ulit mga kablagabak. Ito, tingnan natin ang mabubuhay natin ito. Corroded na kasi na. Parang maihihina na ng lagati. Try natin buhayin. Few moments later. Ayan. Ito lang yung re-design. Ito yung motherboard at memory. Ito yung sinabi ng thinner. Again? Thinner. Naiinom mo pala yan? Napalingin. Ano kaya kung ano? Kukuroro? Hindi, ano yan? Tanggal ang pitsura niya ng thinner. Hindi. Ano ba yan? Kay thinner? Laker? Laker. Didikit ko mga chipset nito. Kaya tingin. Kaya mo tuyo yan. Laker thinner. Kaya lang, isang kitikikin yan. Sabog. Liyab. Mga apoy. Kasama na rin natin itong memory para sigurado. Eko, hindi. Yung mga pinagbabawal na technique. Sana mabuhay natin. Ano nabili? May nabili. Ito natin ang tinap natin. Ako natin sa mga nalaga. I'm back. Isa pa. Natin baka matapon. Ang bango. Ako, kamali ako. Kaya kung hindi natanggal ng plastic. Yan, tinatanggal ko mga plastic muna. Kasi pag nilagay natin sa oven, matutunaw.
dapat kailangan laging dinis-dress pati yung memory slot kasi nalimitan doon nagka-camera na corrosion. Yan yung processor at saka yung chipset or north bridge. Yan ang dinis-dress din kasi para dumikit pag magay natin sa oven. Patayin na kasi ito, eh, try natin buhayin. What? Patutuin natin ng konti, tapos tsaka natin nalagay sa oven. Babulutin pa natin ng foil para hindi siya masunog. Okay? Yan na mga kablabag-blagabag. Kaya babulutin natin sa foil. I-bake natin yung motherboard. Okay. Ay, yung balot na balot siya para hindi mapunaw yung mga plastic. May mga plastic pa rin kasi ito sa loob. Hard plastic. Kailangan hindi siya hinita ng direkta kasi masira. Okay na. Magin na natin dun sa ating oven to step. I-bake natin ito. Magin natin. Minutes lang. Yan, ito. Parang nahanguin na. Hindi mainit-init. Ito. Ito na rin. Ito na init siya. Muna natin papaandarin. Baka makasya tayo. Kaya muna natin mag-cool down. Okay po. Mamaya na konti. A few minutes later. Eto guys, mabuhay na natin itong ating motherboard ng Asus Acer Aspire. So, wait muna natin yung battery. Ito yung kaninang modem na may mga langgam sa loob. So, time-lapse natin. Ubuhin ko. Okay. Tinatesting ko ang aking video. Ito ang ubus ay stabilize talaga at gumagala.